Ang International League ay hindi ko tinitiyak kung fan-made ba o karugtong ng Winter Tournament. Nabasa ko lang to sa isang site na ginawa ng isang community ng slam dunk na nakabase sa bansa na kung saan ito nag-originate. At gaya nga ng sinabi ko, nabasa ko lang to sa isang site at hindi naka-manga version. Kaya naman walang mga animated pictures na naka-indicate. By the way mga idol, pasok ko lang muna intro ko. Come on, don't gotta work, I be living like a boss do. I got a bottle in my hand when I walk through. Don't care what y'all do, rolling with a small crew. Show you how to win, we can show you how to floss through. If it don't make dollars, don't make sense. Yo mga idol, nga pala, baka malito kayo kung bakit merong nakahalong ibang anime dyan. Diba gaya ng sinabi ko, hindi naka-manga version ang kwentong ito, kaya walang mga anime pictures na naka-indicate. Ngunit merong mga character description naman na nakalaad sa site, naggaya ng nasa screen. Kaya naman nag-adapt na lang ako ng ibang mga anime pictures na malapit sa character description ng bawat character sa kwento ng International League. Ngunit ang skills, mindset, ang laro ng bawat isa ay nakabase pa rin sa kwento ng International League. The International League. Mabalik lang tayo sa nakaraang bahagi. Dito nga'y talagang wasakan nga kung wasakan at talagang bitawan nga ng bitawan ng lakas. Kaya naman dito nga'y dito sa pangalawang yugto ng tunggalian, gusto ko na tambakan nyo ng lalo ang koponan na yan. Ang koponan na sadyang nagamit at napakinabangan. Ang koponan ng Shuhoku High School ay kailangan ng katayin. Katayin ng buo wika ng misteryosong lalaki sa telepono. Samantalang dito nga'y kung yan ang pinag-uutos mo, pwes gagawin at gagawin namin. Alam naman natin na sobrang laking pera ang siyang nakapusta. At balitang balita nga, lahat ng kayamanan mo'y sadyang nakapusta dito. Wika nito nga si Coach Daredevil. At dito nga, tama ka, sapagkat alam ko naman na panalo ang larong to. Lahat ng ari-arian, lahat ay aking pinusta. 1 bilyong dolyar, yan ang aking hawak na pera. At kung natalo man yan, walang matitira sa akin. Ngunit napaka-imposible ang lahat ng yun. Wika ng misteryosong lalaki. At dito nga, syempre naman, tinake all talaga at talagang all in ang taya. Ngunit kukunin natin ang panalo at ganun din ang iyong panalo. Well, win-win situation to kaibigan. Wika nito nga si Coach Daredevil. Samantalang dito nga hawak-hawak na nga nito nga si Reda Eagle Eye Izuki ang bola. At dito nga'y sadyang tinitikadahan nga'y ng marahan ang isang Hisashi Mitsui. At sadyang sinusukat ang persa. Kaya naman dito nga'y sadyang sinusukat mo ang aking persa ha. Pes, gagawin at gagawin ko ang lahat upang madepensahan ka. Ang depensang sigurado ay sadyang lalamon sa'yo. Ang depensang tiyak ay sadyang magpapalubog sa'yo. Wika ni Mitsui ng walang ano-ano'y. Ipasa mo sa kanya ang bola. Alam natin na hindi nila alam. Isang nagsisilbing malaking palatanong sa kanilang isip ko ano nga ba ang ating gagawin. At alam nyo ang kasagutan, kayo lamang nakakaalam nun. Wika nito nga si Coach Daredevil nang biglang pinasa nga ang bola dito kay Muya. At itong si Muya ay dali-dali ang binalik ang bola dito kay Reda Eagle Eye Izuki ang bola. Kaya naman dito nga
Ano kaya ang plano ng mga to? Ano kaya? Kailangan naming magmasid ng maigi. At dito ngay kailangan naming fokusan kung ano nga bang kanilang gagawin na wika na itong si Coach Ansay na biglang binalik nga at pinasa ang bola dito kay Silver. At itong si Silver ay sadyang nakangisi nga at mukhang alam na ang gagawin. Kaya naman dito ngay, ayan na ang plano. Alam nyo na, alam mo na Silver, kailangan na nating bumangga ng husto. Wika nito nga si Coach Daredevil nang biglang, sige bumangga at dito nga'y ipapakita ko sa iyo ang depensa na sadyang kakatakutan mo ng husto bata. Wika ni Sakuragi nang biglang, huwag kang makinig sa kanya. Huwag na banggain mo, lamunin mo ang kanyang payat na pangangatawan. Wika naman nitong si Muya ng biglang, eto ang roar of the T-Rex. At tignan natin kung sadyang makakadepensa ka. Eto na, wika nitong si Silver ng biglang, Pes, eto naman ngayon ang sadyang kakatakutan mo. Ang legendary foundation ko, wika ni Sakuragi. At dito nga'y nagkasalpukan ang roaring T-Rex at legendary foundation ng dalawang napakalakas na power forward. Sino kaya ang siyang mananaig sa dalawang to? Wika ni Sawakit. At dito nga'y depende kung sino ang siyang nakapesto. Ngunit ang legendary foundation ng isang Hanamichi Sakuragi ay sobrang tibay. Lalagay ako sa Sakuragi sa pagkakataon na to. Wika nitong si Masashi ng biglang, Grabe, sobrang tibay ng kanyang legendary foundation. Coach, Daredevil, hindi ko kaya. Wika nitong si Silver ng biglang, o ano ngayon, hindi ba makaya ang kanyang legendary foundation, ha? Hanamichi Sakuragi na yan, walang-wala kang laban dyan. Wika nitong mga tagahanga nila. At dito nga'y hanggang dyan na lang ba ang lakas mo? Ha? Hanggang dyan na lang ba, bata? Wika ni Sakuragi ng biglang, Kayo, Soro, Kokomajotsu. Play. Wika nitong si Coach Daredevil ng biglang, Ano? Ang play na yan. Ano ang play na yan? Kayok Soro, Kokomajotsu. Anong ibig sabihin ng play na yan? Wika nitong si Coach Ansay ng biglang, tumindig nga ang isang Silver, sabay nagwika nga, Kayo Soro, Kokomajotsu. Wika ni Silver, sabay isang bangga nga, isang bangga lamang ang kanyang ginawa dito sa legendary foundation ni Sakuragi. Dito nga ay, aray ko, grabe, sobrang lakas ng bangga na yun. Isang bangga lang yun, ngunit gibang-gibang legendary foundation ko. Wika ni Sakuragi. At dahil dito nga yan, isang two-hand monster slam dunk na nga lang ginawa nitong si Silver. At dahil dito nga yan, Ano, lumabas na ang tunay na lakas ng isang Silver. At ikaw, Hanamichi Sakuragi, ano ang laban mo? Ano, wika ng mga tao? Samantalang dito nga'y, grabe,
Anong klaseng play yun? Ngayon ko pa lamang narinig ang lahat ng yun. Ngunit hindi tumabura-bura sa aking isipan. Kaiosoro Kokumajutsu Week nitong si Coach Ansai. Ano kayang play na to? At nangyari bangan natin susunod na bahagi.